Hello guys, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardin ni Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video, it's another garden update sa isa sa mga pinopagate ko, pinarami ko na variety, cultivar, type at kind ng photos plant. Ito po yung tinatawag na Enjoy Photos. Pinarami ko po ito sa pamamagitan po ng soil propagation at inilagay ko siya dito sa aking pre-nurtures na planter sa Lazada. Ang ganitong photos plant or karamihan naman po ng photos plant ay maaari nyo po siyang paramihin, ipropagate sa pamamagitan po ng stem cutting. At nakakatuwa dahil after how many months, 2 months of waiting, ay ito na po ang kinalabasan niya. So ready na po ito for repotting, mas lalaki pang maganda, mas sagana at malago. Magiging healthy looking at lush looking siya kapag pumili po tayo ng isang planter na may malawak na espasyo kagaya po ng gagamitin natin today. Ito po yung aking paglilipatan ng ating Enjoy Photos. Then ang gagamitin po nating soil, ito siya guys. Combination siya ng rice hull, coco peat, vermicast, pumice, garden soil, at yung puting marka or elemento na inyong nakikita po, ito po yung tinatawag na eggshells. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na maitlog, yung pinagbalatan po, might as well na wag nyong itatapon. Gagawin po natin siyang pinulbos na eggshells dahil napakayaman po ng eggshells sa mga nutrients at minerals, particularly and more specifically ng calcium na siyang kinakailangan po ng ating mga lucky house plants, particularly ng ganitong halaman po na Enjoy Photos, para mas lalo pang ma-boost ang potential ng kanyang variegated na kulay or hue. So kunin po natin ito. So kapansin-pansin din po na lumaki na po or humaba na po ang aking halaman na ito. So nag-trail na po siya. So yung ibang parts na visible para sa ating halaman po na Enjoy Photos ay wag na wag po natin siyang itatapon. Pwede po natin siyang gamitin para makapag-produce ng napakaraming Enjoy Photos kagaya ng nakikita nyo ngayon. Then hilahin po natin. Kung kaya po natin siyang hilahin, might as well na hilahin po natin itong pinaka-mother or pinaka propagated na cut ng ating halaman. Ayan, kapansin-pansin po na nahila po siya. Ang ganitong basyo guys is huwag nyo din po siyang itatapon. Pwede po natin siya magamit sa susunod na propagation po natin. Pagpasensya nyo guys, medyo mainit po talaga dito sa aming rooftop. Ayan. So stay hydrated po. Lalo na ngayon napaka-taas or napaka-high ng ating heat index sa Metro Manila. Pumapalo siya ng 42 to 45 degrees Celsius. And so itong part na to guys, is i-cut po natin siya. Kita nyo po ba? Ito siya. Diba? So i-cut po natin siya dito. Itong part na to. And then ito, wag na wag po natin itatapon. Pwede pa rin po natin siya magamit para sa ating susunod na propagation. Medyo mainit na po ngayon guys. Kunin po natin ito at dahan-dahan po nating tanggalin ang lupa na nakapalibot sa ating halaman na ito. Then, be sure na wag po nating itatouch or napaka-sensitive po ng roots ng ating mga propagation na halaman. So might as well na ingat po tayo. And then dito, ikakat ko din po siya guys sa part na ito. And then yung tangkay po is wag nating itatapon. Then kunin po natin yung ating basyo na paglilipatan. And then lagyan po natin siya ng soil sa loob. Ayan. Kung may mga bato po, tanggalin po natin. Nagiging sagapal po ito sa pagtubo ng ating halaman. Then saka po natin siya ilalagay
dito mismo. Dapat po ang soil na gagamitin po natin para sa ating enjoy photos, kung magaripat po tayo or kahit na anong mga halaman po, dapat po fast draining and absorbing. Huwag na huwag po tayong gumamit ng lupa na hindi madaling nasisipsip ang tubig nito dahil prone po yun sa water stagnant. At kapag nag-stay po or naging stagnant po ang tubig sa ating pot, might as well na isa rin po yun sa mga possible causes ng mabilis ang pagkabulok ng ating mga lock and feng shui houseplants. Then isa rin po sa mga ways at possible na makakatulong sa ating halaman, kagaya nito, kung may mga pruning po yung sinasabi ko, best way po siya, isinasagawa po siya sa pamamagitan po ng pagtatanggal ng mga hindi kanais-nais na mga parts. Kagaya po nito ng ating mga halaman dahil nagiging sagabal po yun sa kanyang paglaki. And so ito is ilalagay ko doon sa aking study table, guys. And i-check po natin ang status ng ating mga status ng water ng lupa ng ating mga lock and feng shui house plant para po mas lalo siyang gumanda at makapagbigay ng napakagandang enerhiya sa ating buhay, guys. Then kunin po natin yung tubig. Yung tubig po na aking gagamitin po is yung tubig, mineral water po. Kasi po wag na wag po tayong, wag nating direktang ipandidilig ang tubig na galing sa gripo natin sa Metro Manila dahil galing po yun sa Nawasa na napakayaman sa chlorine. Ang chlorine po ay hindi nakakatulong para sa ating mga halaman dahil sila po is nagkokos ng slow growing para sa ating mga halaman. Might as well na kapag umuulan, have time to save water na galing sa kalikasan dahil napakayaman po nun sa possible nutrients and minerals, or tubig bukal ang pinaka-best. Anything na water na galing sa kalikasan po ay napakaswerte. Maswerte na po ang halaman na ito, mas lalo siya magiging swerte kapag ipinandalig po natin ang mga nasabi kong options para sa ating water na gagamitin po natin sa ating mga lucky feng shui house plants. Ayan. So, ang lupa na ginamit ko dito is fast absorbing at draining. Papakita ko po. So, ito yung sinasabi ko na madali niyang nasisipsip ang tubig. At kapag nagbumaba po yung tubig sa mismong pot na yon, ibig sabihin po, fast draining siya. Lagyan po natin ulit para makita nyo po. Ayan. Kita nyo po na natulo na po siya dun sa pinaka ilalim. So, fast draining po ang lupa na ating gagamitin. Then, ang ganitong enjoy photos po ay healthily grown sa indirect sunlight. Huwag na huwag po natin siyang ilalagay mismo sa direktang sikat ng araw dahil may tatlong possible cause ang pwedeng ma-experience ng ating halaman na ito. One, yung dark or brown edges. Pangalawa, yung scorching of the leaves, pangungulubot ng kanyang foliage or dahon. At pangatlo, yung sunburning. Kapansin-pansin or mapapansin nyo na meron siyang sunburns kapag meron siyang puting marka sa gitnang dahon. So, ang ganitong halaman po, kapag namatayan po tayo ng mga lock and feng shui houseplant ay hindi sumisimbolo ng magandang kapalaran or oportunidad, kailangan po i-check po natin lagi ang ating mga halaman every week. Short update lamang po, ito po ang mga ways on how to repot and how to make this plant even luckier and more prosperous in this year. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat, guys. Ito na siya. So, napakaganda po ng ating pagkakaripat sa ating enjoy photos na ito.